kasi mayroon lang akong sasagutin na message. Sige po, tita. Sige po. No problem. Good evening, okay. Sister LV. Good evening po. Ayan. Sister LV, sa Sunday, mamimigay tayo nito free. Oh! Ayan. So lahat ng a-attend, magkakaroon nito free. So kahit ilan ang kunin nila, pwede. Okay. So no. Siguro sa paglabas na, baka naman sa pagpasok, eh, kainin nila sa loob. Hindi na makinig din, ha? Baka hindi na makinig. Ginawang sinihan yung ano. Paglabas na lang siguro, i-ano natin, pamigay natin. May nag-donate sa atin na kaibigan natin, kapitbahay na Korean. So, pamigyan din natin yung ibang congregation. Ang dami. Sa New Hope, namigay din tayo. So, saan ba New Hope? New Hope sa North Hollywood po. Oh, okay. Kumusta sila doon, Pastor? I think they're doing good. Maganda naman yung kanilang ano. Mula umalis ako New Hope, di na ako nakapunta sa kanila eh. Opo, kasi nga COVID eh. Okay naman sila, I think. Well, wala naman silang problema. Kasi meron ng sariling bahay ang New Hope ngayon. May sarili na sila. Nga eh. Diba dati, nakatato lang tayo. Saka dami nilang chikiting. Daming kids. Yeah. Mm-hmm. Bright ang future doon. Tayo, kailangan maghanap tayo ng bata. Kasi sa atin, Pastor, puro senior eh. Sa kanila, puro kabataan eh. I know. So, eventually yan. Hindi naman pwede mga Tita Fe, hindi naman pwede mga nakang senior. kung pwede lang. Kung pwede lang. Gusto mo pa ba sana, Sister LV? Gusto mo pa ba sana? Kung sakali. Gusto mo apo pa maging lang, tatlo? Apo na lang. Yeah. Pero dalawa lang talaga ang plano nyo. Four. Four sana. Yes, ako na lang bumawi. Mag-aano kayo, apostolic ministry. alaga ng apo. Okay. Pabalik-balik po ako ha, kasi nasa banyo lang yung alaga ko. Hindi ko maiwan. Basta nakuan lang po ako. Apo. Pag-usapan natin ngayon ang kasalanan. Pero bago ang lahat, tayo ay manalangin. Sige po, Sister Pepot, pangunahan niyo po kami sa panalangin. Okay, let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you for this day. We lift up to you, Lord, ang aming Bible study tonight. We pray, Lord, na each of us will be able to understand and absorb what we will be taking up, Lord. Na maintindihan po namin ano ang mga advantages, disadvantages ng kasalanan, O Lord. Ano po ang nagiging epekto nito sa buhay namin? And we lift up to you, Pastor Jeff, as he guides us on this topic, O Lord. We pray, O Lord, that each one of us, O Lord, will understand and fully absorb lahat na pag-uusapan po namin. In Jesus' name, amen. 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 Okay. Ang tanong. Tanong. Yun. Eh. Ay, Pastor, may tanong kagad ako. Ay, may tanong ka kagad. O, sige. Ano yung white lies? Di ba kasalanan din yun? Mm-hmm. Meron bang white? Ano ba sample ng white lies muna? Anong sample? Para hindi magalit yung, alimbawa, para hindi magalit yung tao, hindi mo sasabihin. Parang, wag mo sabihin kay papa. Di ba? Baka atakin sa puso. Oh, ganun. Para sa kanyang kalusugan. Para mga ganun, di ba? White lies. Para sa kanyang kabutihan. Huwag mo nang sabihin mga telenovela. Nanonood kasi ng Korea. Kasalanan ba 'yun? No, kumbaga. Parang ano 'yan eh, yung what you don't know won't hurt you. Parang ganun ano. May pagkahawig 'yan doon, parang ganun.
Tapos pag nalaman, sasabog. Mm-hmm. Nakakatawa, wag sabihin, pero sa lahat ng pelikula, nalalaman din sa bandang uli. Nalalaman din. Pero anyway, naka-witness na ba kayo? Nakapanood na ba kayo? Or nakakita na ba kayo ng isang kasalanan na sa palagay niyo parang matindi, level up, parang ganun. Parang super tindi, parang ganun. Halimbawa, recently yung napanood ko na medyo hindi ako naka, tagal ko naka-move on. At medyo na, ano ako, na sa totoo lang medyo na disorient ako. Yung napanood ko sa balita, sa Facebook actually ko nakita, yung sa Tarlac, pagkina na binarit, harap-harapan. Apo. That's cold-blooded murder, eh, di ba? Talagang, ang tagal ng kanilang pag-uusap, sila yung nagtatalo ata tungkol sa lupa o whatever, boundary, whatever. Or may nagpaputukata ng mga parang kanyon-kanyon. Kasi magpapasko yun, eh. Then sumugod yung police, tapos eventually it led to... Yung ba yung Huesca? Apo, oh, yung Huesca, right. Yung Huesca. Oh, yung binaril ng police yung mag-ina na point blank, tapos parang, alam mo, kahit nga sa manok, hindi ko kaya gawin yun, eh. Sa totoo lang, ha? Tapos ano? Hindi siya guilty. Tapos sabi niyo, hindi siya guilty. Hindi siya guilty. Diba? So, sa akin, medyo matagal ako naka-move on doon kahit napanood ko lang, no? Kasi hindi ko ma-realize na ano mo yun? Ganun katindi. Kayo, meron ba kayong naalala, na witness, nakita, or alam niyo, nalaman na matinding balita? Parang ba, yung Bisconde Massacre, di ba? Sikat na sikat siya noon. Alam ng lahat siya yung nangyari sa Bisconde Massacre. Mm-hmm. Yung, ngayon, Pastor, yung Becerra case, di ba? Ang dami yung mga what-life doon. O yun, yung ano, yung nag-party ata. Becerra case. Although, hindi masyadong, ano yan eh, hindi ko masyadong na, nasubaybayan na, parang ganun. Pero anyway, kayo, anong mga parang bigat sa inyo na, parang kakaiba to, parang ganun. Meron ba kayo naiisip, nakita, na witness, na, alam niyo, Bisconde, parang ganyan tayo. Yeah, Bisconde. Hindi lang naman murder, hindi, kahit na... Yung sa akin, Pastor, yung nasa Maynila pa ako, opo, dumadaan ako doon sa kalsada, galing sa school. Tapos nakita ko yung mag-asawa, buntis yung asawa. Mm-hmm. Tapos malaki na ang tiyan, malapit na sigurong mga nganak. Kasama niya yung asawa niya. Mm-hmm. Binubugbog ng husto ng husband, yung kanyang wife. Mm-hmm. Tapos yung wife naman, hindi naman nag-challenge sa kanya. Yun lang, they continued to walk together sa street. Tapos, hala, binubugbog ng husto. Binubugbog siya. Yung wife. Ay, talagang hindi ako nakatulog. Mm-hmm. Isang linggo yun, Pastor, na ano ako talaga doon, naawa ako sa babae. Tapos, bakit husband? Tapos, mga nganak pa yung asawa niya. Ganun ang ginawa niya. Grabe. Naapektuhan kayo? Yes, Pastor. Mm-hmm. Ako, isa rin sa naaalala ko, yung nag-testify sa CCF na... Basta yung tinetestify niya, nag-iwalay sila mag-asawa, tapos parang madaming relationships, everything, tapos basta tuwing magsasalita siya, laging may pasabog na, alam mo, paano nangyari yan? Parang ganun, kumbaga. Parang, pero siya naman, redeem naman ng Panginoon. Maganda naman yung kanyang, ano, kaya ginawa niya ang testimony. How about the others? Anything na-shock kayo na, ay, ano nangyari yun? Or, ako, na-shock ako sa bill. Hindi, joke. Bill lang ano? Bill ng kuryente.
Pero kasalanan niya. Ano ba yun? Parang na-shock ka sa... Oh, parang kasalanan. Ah, laki. Parang na-discover. Parang sinasabi mo, grabe, grabe naman tong kasalanan na to. Parang ganun. Ako po, maraming na-encounter. Kaya kinakalimutan ko na. Mm-hmm. Kasi hindi, nanggingit-ngit lang ako. Tama naman yun. O maiba tayo. Yung maliit na kasalanan naman. Na, kumbaga parang... Alam mo yun, kasalanan siya pero maliit lang. Kaya parang white lies, parang ganun. May naalala kayo? Meron kayo na witness? Or... Marami sa opisina. Mm-hmm. Nangupit. Mga gamit. Nangupit ng ano, band paper. Nangupit ng clip, paper, ball pen, pencil, tape, band paper, ano pa ba? Kape, creamer, lahat na tsokolate. Ayan. Ay, naalala ko nung bata ko, sabi ng tatay ko, ano ba itong nabalitaan kong pinapatawag daw ng teacher yung nanay mo? Kasi kumuha ka daw ng band paper sa klase mo. Eh, alam mo ba na masama yun? Kumunang ulitin yun. Sabi niya ganun. Para band paper lang, kalit-lit na bagay. Bukas sa bukas, pag uuwi kita galing opisina, isang ring. Sabi niya. Nakaw din eh, no? pero anyway, we're talking about sin, no? Kasi doon sa ating pag-uusapan ngayon ay ang ating articles of faith number 5. Ayan. So napag-usapan na po natin ang Triune God, ang ating Holy Father, and then Jesus Christ, God the Son, and God the Holy Spirit. Number 4, pinag-usapan natin last week yung kahalagahan ng scriptures, no? Bakit importante siya. And number 5, just sa mga pinaniniwalaan natin bilang isang Kristiyano, specifically part ng Church of the Nazarene, nakalagay sa manual natin, eh yung tinatawag na naniniwala tayo sa sin. May dalawang klase pa yan. May original at saka fake. Ay, hindi. Original at saka personal. Diba? So, basahin muna natin. Yan. Palalakihin ko lang. Dali po. Nakikita niyo po yung shinare ko? Palalakihin ko pa. Sali, taga. Palalakihin natin. Ayan. So 5. 5.0. So, we believe that's the thing. Okay. Simula tayo kay ito muna, Sister Mi. Ito, highlight ko. Ayan, the highlight. We believe that sin came into the world through disobedience of our first parents and death by sin. We believe that sin is of two kinds. Original sin and depravity and actual personal sin. Mm-hmm. Okay, so 5.1 and Sister Pepper. Okay. We believe that original sin or depravity is the corruption of the nature of all the offspring of Adam, by reason of which everyone is very far gone from original righteousness or the pure state of our first parents at the time of their creation, is averse to God, is without spiritual life, and inclined to evil, and that continually. The Father believed that original sin continues to exist with the new life of the regenerate until the heart is fully cleansed by the baptism with the Holy Spirit. Mm-hmm. 5.2. Si Sir Elvin, nandiyan ka ba? Okay. Si Tita Fe. Tita Fe, nandiyan ka ba? Okay. We believe that original sin differs from actual sin in that it constitutes an inherited propensity to actual sin for which no one is accountable until its divinely provided remedy is neglected or rejected. Mm-hmm. Thank you. All right, Sister Tita Fe, nandiyan ka? Wala
Wala yan. Wala pa. Meron siyang tinawagan daw. Si Sister Lenlen, go ahead. I'm here, Pastor. Ayan, Tita Fe. Go ahead, Tita Fe. Okay. We believe that actual or personal sin is the voluntary violation of a known law of God by a morally responsible person. It is therefore not to be confused with involuntary and inescapable shortcomings, impurities, faults, mistakes, failures, or other deviations from a standard of perfect conduct that are the residual effects of the fall. However, such innocent effects do not include attitudes or responses contrary to the Spirit of Christ, which may properly be called sins of the Spirit. We believe personal sin is primarily and essentially a violation of the law of love, and that relation to Christ, sin may be defined as unbelief. Mm-hmm. So mapansin natin dito, nandito yung mga verses na pinagkunan ng mga nagsulat ito. So ito yung mga pinaniniwalaan natin. Right. So balik lang tayo dito, 5.0. Sabi dito, naniniwala daw tayo na kasalanan, no? Dito sa mundo na nangyari dahil sa disobedience ng ating mga unang magulang. Okay, sino ba yung ating unang magulang? Adam and Eve. Naalala ko yung pagka ang sabi ni Cled nung last Sunday, Adam. Adam. Ganun pala bigkas nun, si Adam. Adam. Kasi Hebrew eh. So, kasalanan nila. Ayan. Sinisi sila eh, no? Kasalanan nyo kasi kami ni original sin. Tapos, sabi dito, disobedience of our first parents and death by sin. So, originally, ang plano, no? Walang kamatayan. Nung ginawa ng Diyos yung mundo, ginawa niya ang tao, wala siyang plano na mamatay ito. No, gusto niya buhay ito for eternity. Ang problema, because of disobedience, nagkaroon ng kamatayan. Okay? Sabi dito, we believe that sin is of two kinds, original sin or depravity, and actual or personal sin. Okay, punta tayo doon. Yan. May tanong ako sa inyo. Medyo curious lang ako. Bakit nilagay pa ni Lord kasi yung tree of life, tree of knowledge, doon sa gitna ng paraiso, ng paradise ng Eden. So, yun, nagkasala tuloy. Di ba kasalanan ni Lord na siya yung naglagay doon eh. Siya yung gumawa noon. Di ba? Ang sabi natin, all-knowing siya. Di ba? Ang sabi natin, baga alam niya na yun. In fact, alam niya na magkakasala. So, bakit? Bakit niya nilagay doon? Sa palagay niya? Ano po? Para po ano, test sa tao. Mm-hmm. Kung hanggang saan niya kayang... Ba't kailangan niya i-test? Kasi ano sila, di ba? God created man like God. Mm-hmm. So ano yung difference? In his image and likeness. In his image and likeness. At ano yung difference? Mm-hmm. Kung so, strong dito equal sa kanya or... Mm-hmm. Or letter. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, that's a good point. How about the others? Sa palagay niyo, bakit? Parang may choice ba sila? A free choice. Mm-hmm. A free choice kung sa kanya o sa kung ano. Mm-hmm. Mm-hmm. Isa sa napakagandang regalo ng Panginoon bukod sa kanilang paggawa sa mga tao, ay yung free will. Tama po. Ang tinatawag na laya na mag-isip at mag-decide.
So, halimbawa, yung ginawa ni Steve Jobs na what do you call this, na iPhone, wala naman laya mag-isip yun eh. Tama. Yung ginawa ng mga Japanese sa mga robot, wala naman silang layang mag-isip. Base, yung galaw nila, behavior nila, yung kanilang mga production, base sa program na inilagay sa kanila. So, halimbawa, gumawa sila ng robot na gagawa ng mga kotse. So, kung ano yung pinrogram, yun yung gagawin. Wala silang sariling pag-iisip. Kumbaga, unless ipoprogram sila na makapag-isip sila, kunyari, pero hindi talaga yun magagaling sa kanila. Kasi wala silang buhay eh. Wala silang kaluluwa. Diba? So, napakaganda nung binigay ng Panginoon na yun. So, dito, maliwanag na maliwanag na kumbaga meron silang karapatan kung i-disobey nila ang Diyos o hindi. Sa palagay niyo, ano ba yung mga unang kasalanan na na-commit? Bakit nag-lead sa disobedience? Murder, idolatry. Mm-hmm. Murder, idolatry. Yeah. Pero di ba po okay naman po yung relationship nila? Sabi nga, naglalakad pa sila sa garden. Di ba? Kasama ang Panginoon. Ito yung ano eh, kasi nagsimula yung kasalanan sa Genesis chapter 3. Mapansin niyo, di ba? Genesis chapter 1 yung creation, then chapter 3. Dumating na yung kontrabida. Hindi talaga ano eh, hindi talaga kumpletong storya pag walang kontrabida, no. Parang hindi maganda yung pelikula ni Fernando Po Jr. kung wala si Paquito Diaz. Doon mo siya appreciate. Salt of the earth. Di ba? So, itong kontrabida na to eh, challenge. Inuto itong dalawa. At nag-appeal sila doon sa kanilang pride. Na, nako eh, kung pwede namang di kayo maging Diyos kagaya niya. So, ginamit yung ano, yung envy. O inggit. Hindi LV, ha? Envy. Yung, kumbaga, yung inggit na mainggit ka. Para magkasala ka. Para i-disobey mo ang Panginoon. So, yun ang nangyari. Pero nakasalanan. Diba? So, sabi natin, naniniwala tayo na kaya nabago yung original plan ng Panginoon dahil kumbaga dahil sa kasalanan ng first parents natin. Ngayon, may dalawang klase ng kasalanan. No? Original sin or ang tawag eh, depravity. At yung personal or personal sin. Kayo, paano nyo di-differentiate yung dalawa? Yung original sin at personal sin? Original? Apo. Wala kang choice. Pinanganak kang may original sin. Mm-hmm. Dahil kasalanan ng first parents mo. Adam and Eve. Tama. Personal sin, choice mo. Choice mo na yun. Ikaw na gumawa. No? Wala nang kinalaman si Adam dun. Labas na si Adam doon. Nagsisisi kay Adam. Di ba? So sabi dito, we believe, tama si Sister ano, Sister Lenden. Sabi dito sa 5.1, we believe that original sin or depravity is that corruption of the nature of the offspring of Adam by reason of which everyone is very far gone from original righteousness or the pure state of our first parents at the time of their creation is averse to God and is without spiritual life and is trying to give and that continually. So, malinaw na sinasabi na na-tarnish kasi na-dumihan dahil sa nagawang kasalanan ni Adam at ni Eve. Kaya importante yung righteous na pamumuhay natin eh. Kasi alam yung bakit? May effect yan sa mga anak natin. Pwedeng maganda ang kanilang kinabukasan dahil epekto ng ating magandang pamumuhay. Tiwali naman ang ating pamumuhay, may epekto rin sa ating mga anak. Minsan hindi nila deserve, pero pupunta sila sa sitwasyon na dahil sa mga kasalanan natin, eh, sila'y kasama sa mga nagbabayad. Diba? So ganoon. Sabi nga eh, up to fourth generation ano? Eh katamaan
ng sin mo. Pero kapag ka naman ikaw pinagpala ng Panginoon, generation after generation after generation, pagpapalain yung mga descendants mo. Sabi dito, we further believe that original sin continues to exist with the new life of the regenerate until the heart is fully cleansed by the baptism with the Holy Spirit. Napansin nyo yung mga kapatid nating Katoliko, pinibinyagan nila yung baby. Ay naman, yung paniniwala natin mga born again Christians, ang dapat binyagan yung baptism ay yung nakakaintindi na. Di ba? Pero alam nyo ba, sa Church of the Nazarene, we also baptize babies. Pwede? Yes. Pag-aaralan natin yan doon sa baptism. Bakit? Saka na, para mas magandang pag-usapan. Conversion pala yan. Ang conversion, di ba? Pero, nung una, nag-ulit din ako. Although, wala naman kasi nagpapaganon sa mga Pilipino. Mga kasi Pinoy kasi. Wala kasi ng personal sin. Ang mga Pinoy, galing kasi sa Catholic, tapos naging Christian. So, more or less, baptism talaga nila is baptism. Pero syempre, tandaan nyo, ang pinagmula ng ating, it's a Western religion, ang Church of the Nazarene. So, basta papaliwanag ko yan. Medyo mahaba-habang paliwanag. Pero, mapapansin nyo, may baptism, di ba? Yung mga babies. Kasi para daw mahugasan yung kasalanan ni Adan. No, kumbaga, ceremoniously, kumbaga, symbolically. It's a beautiful symbol, actually. Yun lang, yung purpose nga ng pag-taliwas sa kasalanan. Mas na-achieve yun doon sa ano, sa baptism mo na kapag kayo ready nang tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas at Lord. Naalala niyo po ba nung kayo binaptize? Yung sinasampal? Hindi naman. At sinasampal sa Catholic siyang binaptize. Nung binaptize kayo sa ano? Nung, naalala niyo ba yung kwento nung binaptize kayo nung kay Catholic pa? Saan kayo binaptize? Baka binaptize ako sa ano eh? Sa Quezon City, sa Camp Aguinaldo. December 25, Pasko. Pa yun. Ano pa? Maliliit pa yung binabaptize sa akin. Yan, yung mga baby. Oo. Para daw, naalala ko noon, para daw hindi magkasakit. Yeah, sinasabi ng mga matatanda na maging Kristiyano na para hindi dapuan ng sakit. Mga ganun. alam ko si Tita Faye, hindi naka-experience yan kasi pinanganak siya. Ano na eh, Christians na yung mga parents niya. Okay, anyway, move on tayo. Sa 5.2, sabi dito, we believe that original sin differs from actual sin in that it constitutes an inherited propensity to actual sin for which no one is accountable until its divinely provided remedy is neglected or rejected. Okay? Sabi sa 5.3, we believe that the actual or personal sin is a voluntary violation of a known law of God by a morally responsible person. Ayan. Paano niyo papaliwanag po yan? Ayan. Yung naka-highlight na yan. No? So sabi natin, ang original sin, kasalanan nila Adam yun, nila Eve. Wala tayong kinalaman doon, nama na lang natin. Pero ito, dito, responsible na tayo. No? Yung actual daw or personal sin, ay voluntary violation natin ng ano, ng batas. 'Di ba? Batas ng Panginoon by a morally responsible person. Okay, ang tanong ko sa inyo, ilang batas ba yung binigay ni Lord kay Moses? 10. Ayan. So, naalala niyo pa ba 'yon, yung 10 batas na 'yon? Mahaba, nakalimutan ko. Ay, ano yung una, kung naalala nyo? Yung... Love God above all. Mm-hmm. Love thy neighbor. Mm-hmm. Love your neighbor. Oo. Do not kill. Huwag papatay. Do not cheat. Huwag magsisinungaling. Parang gano'n, di ba? Do not steal. Huwag magnanakaw. Di ba? Ito ba eh patungkol lang to dun sa ano sa
Pwede kang magnakaw ng maliit, pero malaki, huwag kang magnanakaw. Kasi minsan ganun pagkakaintindi ng tao, maliit lang naman yan, papalagpasin na ng Diyos yan. Di ba? Parehas lang. Parehas lang, kasi ang Diyos natin holy eh. Di ba? Malinis, kumbaga parehas. Kumbaga. So ano pa? Ano pa yung naaalala nyo sa mga sampu na yun? Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Oh, anong ibig sabihin nun na thou shalt not covet thy neighbor's wife? Huwag kang makikiapid sa iyong asawa. Mm-hmm. Huwag kang makikiapid. Huwag kang makikiapid. Huwag kang, ano yun, huwag kang mangangap. Huwag kang sumakabilang. Huwag kang sumakabilang. Huwag kang sumakabilang bahay. Huwag kang sumakabilang bahay. Huwag mangangapit bahay. Huwag mangangapit bahay. Ayan. So ano pa? Ano pa naalala nyo? Masama. Honor thy mother and thy mother. Ayan. Ayan ang utos na may pangako. Siya lang. Siya lang ang utos na may pangako. Ano yung pangako niyan after nun? Have a long life. You will have a long life. Yeah, magkakaroon ka ng long life bakery. So, long life bakery. So, kapag minahal mo, ginalang mo ang iyong magulang, no? Nirespeto mo, in-honor mo, magkakaroon ka daw ng mahabang buhay. Yeah. Kaya ako pa na yung bigay ko ng pera sa magulang ko. Eh, para mapabuhay ko. So ano pa? Huwag kang papatay. Ayan. So yan ba eh, pagpatay lamang patungkol doon sa katulad ng ginawa ni Nuesca, binaril, or how about yung abortion? Fetus lang naman yun. Tayo naman, nasyado kayo conservative. Ano bang stand yun doon? No, it's still no. It's still life. No. It's still sin. Still sin. Kasi buhay pa rin yun. Buhay pa rin. Diba? Pag sinabing sa number one, I am the Lord your God, anong ibig sabihin nun? Okay. Bakit nga inuutos? Na, bakit yun ang unang-unang utos? Kasi siya lang ang may karapatan. Siya naglikha lahat eh. Mm-hmm. Siya ang pinaka. So walang dapat maiba. Oh. Dahil gawa niya. Sabi niya, no other gods before me. Kasi, mahalo ko eh. Seloso ko. Jealous. I'm a jealous God na inoffend na gusto kong ako yung nasa puso niyo. Di ba? Tapos sabi niya, no images. Huwag kayong gagawa ng images. Huwag kayong sasamba dyan. Alam niyo ba sa Catholic version ng Ten Commandments, wala yun. Tinanggal nila yun. Ay, kasi nag-ano sila eh. Ginagawa nila yun. Tapos, wag niyong gagamitin yung pangalan ko in vain. Do not, ano ba yan? Do not use, no, my take the name of the Lord thy God in vain. Oo. Wag niyong gamitin basa-basa yung pangalan ko. May isa pang utos, salimutan kayo. Importante. Pero yung enjoy na enjoy niyong ginagawa every Sunday. Simba. Yun, remember the Sabbath day. Hindi lang basta remember, but to keep it holy. So, ibig sabihin, pagka hindi ko ginagawa ito, nagkakasala pala ako sa Panginoon. Nagtatrabaho. Kasi utos eh. Di ba? So, huwag papatay, huwag makikiapid, di ba? Magnanakaw. Diba? Walang idols. Tapos wag magsisinungaling. Social, not covet. Ang daming fake news na eh. False witness. Diba? Kaya ano pagkakaiba nito? Huwag ka daw my envious or thou shalt not covet thy neighbor's wife. Ano pagkakaiba nun? Dun sa, kasi meron ng ano eh, thou shalt not commit adultery. Eh bakit meron pang thou shalt not covet thy neighbor's wife? Parang competition. Actually, hindi lang naman neighbor's wife. Eh. Pati yung kanyang mga slaves, animals, or anything else. Eh, in terms of, sa panahon natin, wala naman tayong slaves, di ba?
pero wala naman din tayong mga animals ano. Pero ito yung tipo na nako, si Kumari bumili na naman ng bagong malaking TV. Hindi 'yon. Kailangan bumili na naman din tayo mas malaki pa para makaganoon, di ba? So, wag ka daw maiinggit sa iyong kapitbahay. Ayan, nako mabuti pa yung ano, yung kapitbahay namin, sexy yung asawa, yung mga ganun. Do not covet thy neighbor's wife, mga ganun. So, kasalanan nyo, sampu yung binigay ng Diyos kay Moses. Pero alam nyo ba, ang ginawa ng mga Hudyo, ginawa nila 600 plus yan. Wow. Ginawa nila complicated, ang dami. Detail, no? In detail, pero madami pa silang dinagdag na bawal. So, di sila rin ang gumawa ng ano, ng break nila ang law. Hindi naman siya. In a sense, kasi sobrang gusto nilang siguro i-please yung Diyos. Kumbaga, naging OA. Parang bawa, inutos mo lang sa anak mo o wag mong bawa, inutos mo sa anak mo. Wag kang manonood ng TV. Parang ganoon. So, ang ginawa ng anak mo, naging OA siya. Di na siya nanood ng TV, di na rin siya nakinig ng radyo. Kumbaga, parang dinagdagan niya. Baka based on their perspective at their own time. Yeah, possible. Based on their perspective at their own time, at saka ano yan eh. Pero nakasama doon sa ano. Sa, pero bakit nalagay siya sa Bible? Na alin? Hindi, yung 10, okay. Pero yung ginawa nilang 600 plus. Was it included in the Bible? No, it's not. Ah, okay. If it's not included in the Bible, then hindi. Oh, eh kumbaga ano nila yung it's their culture, di ba? Na hanggang ngayon pinapaano nila. So, tapos ginawa ni Jesus, pagdating ni Jesus, ginawa niya ang dalawa. Ano yung dalawa? Naalala niyo pa ba? Love God above all. Mm. At saka love thy neighbor as thyself. Mm-hmm. Sinummarize niya. Kasi kung titingnan mo nga naman, pagdating doon ata doon sa 1 to 3 ata, 1 to 4, eh, tungkol din naman sa Panginoon yun. And then parang yung 6 to 10, tungkol naman sa neighbor mo. No? Pag sinabing love God above all, so wala nang lalagpas pa sa kanya sa pagmamahal mo. So dapat mas mahal mo siya sa asawa mo, mas mahal mo siya kaya sa anak mo. Pag sinabing love your neighbor, just like pagmamahal mo sa sarili mo, paano niyo interpret yun? Kung ayaw mo mangyari sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Mm-hmm. So ibig sabihin, mahal natin yung sarili natin. Kasi love ourselves. Mahalin din daw natin sila kagaya ng pagmamahal natin sa sarili. Kung ayaw mo masaktan, ano? Kung ayaw mo masaktan, dapat di ka rin inanak. Mm-hmm. Mm-hmm. Kung gusto mo regalo ang sarili mo, dapat regalo mo rin yung kapitbahay. Kasi as yourself. Hindi ba rin yan? Parang pastor, para kung gusto mong irespeto ka, respetuhin mo rin that's sila. That's right. Yun, that is the right. So, yun, kung correct. Gusto mong marespeto. Correct. I agree. Ayan. Ngayon, dun sa 10 utos ni Moses, sa 2 utos na ni Jesus, no, madaming nagva-violate. Diba? And considered to as a personal sin. Hindi pa ako tapos kay Sister LB. Kasi huh? Birthday ni Sister LB. Oh. Napag-sabihin niya kay Pastor Bert yun. Love your neighbor as yourself. And then, pumahal ni Pastor Bert si Sister LB. Ibigay kay Sister LB gusto niya. Birthday nga pala ni Sister LB. Tapos na po nung 23. Yeah, February pa naman. Pero February pa po, meron pa tayong February extension. Meron tayong extension, yeah. Alam niyo, may binanggit doon sa ano, sa Galatians, no? 5:19 to 21. Ang sabi, Now the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Sabi ni Paul, I warn you, as I warned you before,
that those who do such thing will not inherit the kingdom of God. Amen. Anong masasabi niyo doon? Ito, isa to sa mga sinulat ni Paul. Actually, ang dami sinulat ni Paul sa tungkol sa kasalanan. Dito binanggit niya sexual immorality, di ba? Impurity, di ba? Sensuality, di ba? Idolatry. Doon muna tayo doon sa tatlo, magkakahawig kasi ni. Sexual immorality, impurity, sensuality. Nakikita niyo ba tong ngayon sa panahon ngayon? Yeah. Evident ba to? Sige nga, magbigay ng example ng sexual immorality, impurity, sensuality. Sa Philippines, Pastor, hindi na uso ang marriage, hindi na nila. Basta magkaanak lang, kahit mag-live-in. Noong panahon ng mga lolo't lola natin, kapag nabuntis ang dalaga na walang asawa, di ba parang ano yun eh, no? So ngayon ganun sa Philippines? Pinagtaklo ba ng langit at lupa dahil sa social pressure? No? Although mali naman yun kasi hindi mo naman dapat kumbaga i-pressure yung bata. Pero in a sense, noon parang ang kultura noon nakakahiya. Di ba? Pero ngayon, ano yun, kumbaga pag nabuntis ng walang asawa, meron ng ano yun na parang naka-post pa nga pastor sa Facebook. Oo, parang ano, very ano, very normal very na. Very proud sila. Oh, very ano na. Kumbaga in a sense it is wrong in a sense hindi rin naman kumbaga masama na hindi ka nag-proud. Oh, kasi anak mo yun. Ano, dapat maging proud ka talaga sa anak mo. Pero yung palitan mo yung pag-iisip ng tao na no, this is okay. Parang ganun. No, it's not okay. Kumbaga, mas maganda pa rin sana not being self-righteous, but you're not condemning them. Oh, but you're not condemning them in a sense, yeah. So, ano pa yung mga narang na normalize na ngayon? Kanina na binabasa ko si Mr. Potato. Narin si Mr. Potato, yung potato na Potato Head. Yeah, si Potato Head, Mr. Potato Head. Hindi na siya gagawing hindi na siya gagawing Mr. Potato. Ano na? Neutral na siya. So mamimili na yung bata pag binili siya kung siya ay babae o lalaki. So, nina-normalize na, ano? Actually, sa application sa college nakalagay. Oo. Yung kung sino ka, kung lalaki ka. Oo. Or babae. Tapos, besides doon, pag gina-identify mo lalaki ka, mayroon pang identification. Straight, bisexual. Mm-hmm. May ganun pa pala. My goodness. Nung araw, naalala ko, M lang tsaka F. Ilang i-check mo yun. Ngayon, madami na. Ano, category pala. Yan dyan yung mga, ano, yung mga LGBTQ and Ben? LGBTQ. May barbecue. Mm-hmm. May barbecue. Oo, right. So, kumbaga, parang nanonormalize na yung mga ganitong bagay, no? In a sense. Actually, nagiging problema ng mga Kristiyano na bakit galit yung mga LGBTQ, no? Sa grupo ng mga Kristiyano. Kasi sabi nila self-righteous daw yung mga Christians. Kasi ba't nyo sinasabi na ano, na hindi naman to pag-ibig, eh, God is love, and you know, we are free to love anybody kung sino gusto namin, kahit kapwa lalaki, kapwa babae, papundo. Sa atin, kung may pananaw na ganun, yayakapin natin, pumunta sa simbahan, but it doesn't mean that we will agree. Kasi wala naman tong difference ang magnanakaw. Eh. Magnanakaw, yayakapin mo. Pero it doesn't mean that you agree na magnanakaw siya. At tuta, nag-church na ako, so pwede na akong magnakaw. Parang ganun, hindi pwede. Kumbaga, kagaya nung you love the person but not the sin. Yung mga adulterers, di ba? Ang problema kasi, parehas na kasalanan, pero highlighted tong isa, isa hindi. Example, halimbawa, may dalawa kang anak. Isa mong anak, bading. Tapos may boyfriend siya. Ang tingin ng society doon, napakasamang anak niyan, mapupunta yan sa hell, blah, blah, blah. No? Kasi may kinakasamang lalaki, o blah, blah, blah. Kung ano na pa mong masamang, masakit na nasabihin doon sa tao na yun. Pero yung isa mong anak, bawa, marami siyang asawa. O yun, medyo parang, ay, naku, talagang machong-macho yung anak ko. Hindi gumaya yung anak kong bading dito sa The point is, andinaw dito, parehas lang naman silang kasalanan. Pero bakit society, di ba?
ano daw yun? Yung society. Yung society. Yung society, may pressure do sa isang category lamang. Napansin niyo ba yun? Napansin niyo ba yung ganun na parang bias kung sino yung may kasalanan? Anybody? Kasi halimbawa, si congressman, madaming asawa, madaming kabit. Parang ano pa yun, di ba? Proud. Proud pa tayo dun. Galing talaga, machong-macho talaga yung mayor namin. Parang ganun. Pero halimbawa, yung mayor, bading. Ay, mayor na bakla. Kinakasama ang lalaki. No? Pero kung titigaw, parehas na naman kasalanan. Di ba? Pero bakit dun sa isa, approve tayo, dun sa isa, hindi. Supposedly, hindi tayo approve parehas. And in fact, wala tayong karapatan. Kasi isa pastor, may posisyon. Hindi, di ba? Parehas nga may posisyon. Parehas mayor. Si mayor, si congressman, may posisyon yun eh. Parehas, di ba? Parehas sila may posisyon. Di ba? Parehas mong anak. Yung isang mong anak, babaero. Isang anak mo, lalakero. So, kumbaga, sa society, yung tingin natin sa anak natin na nang lalalaki, eh, kumbaga, ano yun? Parang babatuhin yun. Parang ganun. Ito namang isa, maliri namang ginagawa, pero parang, wow, galing-galing mo talaga. Okay lang yun, basta nakapag-provide ka. Mga ganun, di ba? Mga ganun ang, ano. Ay, so, kasi Pastor, ano, ang bakla po, ang, ano, para rin siyang mother. So, wala siyang papanigan. Makikita niya ang works ng guys, makikita niya ang works ng girls. So, wala nang dudusutan. So, lahat yung pakikialaman niya. Unlike ang guy, kung guy lang siya, may certain limited siya eh. Mm-hmm. So, hindi niya papakialaman ang gamit ng ang sa babae. Mm-hmm. Mostly, yung mga ano niya, asawa, dadami siya ng asawa, pero hindi niya papakialamanan ang side ng babae. Okay. So, kumbaga parang culturally, parang mas accepted yung adulterer kaysa doon sa, alam mo yun, yung sexually... Bakla. Yeah. Sexually immoral na ano. So, una kasi, dapat ma-realize natin na ano na we need to realize na lahat ito kasalanan. No? At saka, dapat napaalalahanan tayong lahat na hindi tayo nagko-condemn. Kumbaga, halimbawa, pumasok simbahan, ako eh, ano naman yan. Okay. Kumbaga, tayo mismo magkakasala na pagka ganun. Ang judgment kasi bigay natin sa Panginoon. Di ba? Kasi tayo rin makasalanan din naman dati bago tayo tumanggap sa kanya. Di ba? In fact, nagkakasala pa nga tayo sa araw-araw. So wala tayong karapatan mag-condemn ng kahit sino man. So pag may pumasok, yakapin natin. So, sino lang makilala ang Panginoon. Hayaan mong Holy Spirit ang mag-convict sa kanila. Di ba? May binanggit dito, no? Idolatry. Di ba? Sorcery. Diba? Hindi ko maintindihan. Sa simbahan sa Maynila, tuwing Biyernes, madaming tao doon. Pero sa labas noon, may nagbebenta ng agimat, nagbebenta ng pamparegla, pampalaglag. Rebulto. Rebulto. Mga ano, talisman. Diba? Or mga nabula, CD. Diba? Mga anting-anting. Anting-anting, may nanguhula, may nangkukulam. So, di ba? Yung irony ng holiness na papasok ang simbahan, paglabas mo lang, no, doon na sa gilid, di ba? Nandun na lahat ng klase ng sorcery. Di ba? So, kumbaga, pagpasok mo, may idolatry. Paglabas mo, may sorcery. Ano yun, no? Kumbaga, hindi tugma. Ano? Left and right. Oo. Tapos may yung away-away, yung gera, yung hatred sa isa't isa. Ngayon, sabi nga, mag-ingat daw tayo mga Asians dahil madaming crimes against Asians ngayon dito sa Amerika. Dahil nga, akala nila lahat tayo Chinese. Kasi nagagalit sila dahil nga yung virus galing sa China. Hindi nila alam, wala tayong kinalaman sa China. So, diba yung... How about this in drunkenness? Lasinggo? Mm-hmm. Ano ang pagkakaiba nito? Doon sa lasing at saka sa lasinggo.
Anong difference nun? Anong difference ng lasing at lasinggo? Lasinggo, araw-araw lasing. Mm, addicted. Ang lasing, paminsan-minsan lasing lang. Lasing. Lasing lang siya doon sa pagkakataon na yun. Mm. At karoon kasi na okasyon. Karoon na okasyon, napainom. Hindi naman nagkasala. Pagkatapos uminom, natulog. Di ba? Eh minsan kasi kung makapako din tayo sa krus eh. Tayo mga Kristiyano, eh nakita ko si ano, si Sister Pepot. Nakikiupo doon sa mga nagiinuman. Eh di naman masama kung nakiupo siya doon. Makain siya ng barbecue. Minsan may ganun eh. Di ba? Kaya minsan sa Facebook, judge ka agad. Oh, sa Facebook minsan syempre eh halimbawa lalo na ako lahat ng kaibigan ko at saka ako na ako'y tanggero talaga nung unang panahon. Ako'y masasabi ko yung lasinggo. Kung makikita ko yung mga kaibigan ko, ako ba'y lalayo? Ano yun? Ako ba ay parang ay hindi na ako ano, hindi na pwede sumama sa inyo, di ba? So, kumbaga, pwede pa rin ako makisalamuha sa kanila at uminom ako ng soda or tubig or juice or whatever. Pero nagkukwentuhan kami. Hindi naman sila nang gugulo. Masasayang tao lang sila. Pero hindi pwedeng ipako sa krus yun. Yun lang, minsan, magkakaroon ng selfie-selfie, magpipicturan, napicturan ka, kasama ka sa table. Ako si Pastor, umiinom. So, napako ka na ng mapanghusgang social media. Eh, alam nyo ba na kapag ang mga pastor na Nazarene ay uminom, matatanggal na kami ng lisensya. Alam nyo ba yan? So, hindi kasi tama na kasi naman, iba rin yung pinanggagalingan ng punto ng Church of the Nazarene. Kaya pinagbawal nila. Hindi yung pinagbawal in a sense. Kumbaga, they are encouraging na wag na uminom. No? Kasi ang una nating ministry ay sa mga lasinggo dyan sa LA. Lahat ng mga alcoholic. Yun ang una. Pastor, may kakwento ako. Mm-hmm. Naalala ko sa New Hope, pagka may okasyon, yung mga ka-church namin, nagiinuman sila. Mm-hmm. O, yun na, dumarating si Pastor Dondi, tago niya yan. Sabi ni Pastor, ilabat nyo na, nakita ko na. Una kasi, minsan, parang ginagawang pulis yung pastor na kasi unang-una bawa kasi kami mga pastor na imbitan kami sa birthday, kasal o ano pa man. Tandaan nyo, hindi namin kumbaga hindi namin handaan 'yon. Pangalawa, una wala kaming karapatan na sasabihin namin na oh, wag kayong magpainom kasi dito ako, pastor ako, church na natin tayo. Una, para sa akin mali yun. Kasi una, handaan nila yun. Pangalawa, hindi lahat ng invited Kristiyano. Yeah. Naintindihan nyo? Kumbaga, hindi ka pwede magdikta na walang inuman. Hindi pwede. Sa church, pwede ka magdikta. Walang inuman. Church yun eh. Pero alam nyo, okay, lumabas tayo. Nag-camping tayo or nagpunta tayo sa, yung pinuntahan natin, sa bundok. Sa may The Oaks. Nagkaroon tayo ng retreat. Isa doon sa mga guidelines ng retreat, in fact, pinagbabawal doon na magdala ng alak. So, we need to follow, di ba? Pero kung may handaan, birthday, tapos lalo na kung hindi pa naman ganun ka matured sa pananampalataya, hindi mo pwedeng diktahan na okay mag-inuman, di ba? May iba na nirespeto pag nandyan ka, tinatago nila. That's okay. Pero kasi, alam nyo, para sa akin, ha, kasi meron alala ko, may tumawag sa akin. Biniro siya nung asawa niya. Sabi niya, eh, nakainom ako eh. Sabi niya, medyo napadami yung inom. Sino bang kasama mo? Si Pastor Jeff. Biniro niya lang yung asawa niya. Pero, sabi niya, pero hindi uminom si Pastor. Ako lang uminom. Eh di, ano, sabi niya, teka, tatawagin ko si Pastor Jeff. Sabi niya, tatanong ko kung bakit kanya pinayagan na uminom. Galit na galit yung asawa. Pero binibiro niya lang, pinaprank niya lang yung asawa niya. No, pero sabi niya, no, kung tawagan kasi binibiro lang kita, hindi ako lasing. Parang ganun. Pero anyway, sa scenario na yun, halimbawa lang, tumawag yung babae. Di ba? Tinanong ako, Pastor, bakit mo hinayaan na uminom yung asawa ko? Unang-una, halimbawa kung totoo man nangyari yun, unang-una, wala akong karapatan na pigilan yung asawa niya uminom at hindi. Kasi una, 21 and above yun eh. Di ba? Kasi sabi sa batas, 21 and above, pwede uminom. Pangalawa, kung yung Diyos nagbigay ng free will eh, but ako ba, alam mo yun,
I mean, papaalalahan na kita na wag. Ano mo? Pero kung gusto mong gawin 'yan, kahit nakatalikod ako, nakaharap ako, pwede mo naman gawin 'yan dahil nga ikaw ay nasa tamang edad, 'di ba? So dito, wag nating lagi ibabato yung kasalanan natin sa ibang tao. Kumbaga, let's own the responsibility ng kasalanan natin, 'di ba? Kung gusto mong gawin 'yan, edi gawin mo dahil yun eh free will mo yan eh, di ba? Pero siyempre, kung sino man yung spiritual leader mo, eh, kanyang responsibilidad na palalahanan tayo. Pero never, never ever, no, na tayo ay didiktahan dahil tayo may sariling pag-iisip, di ba? So, yan, meron pa dito, orgies. No? Ang orgies ay, lagi magkasunod ito, drunkenness and orgies. Kaya madaming nare-rate pagkatapos ng inuman, di ba? So sabi naman sabi sa ano sa James 1:14-15, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Kita niya, sabi ni James, ni Santiago, sarili niyang desire, di ba? Then desire when it has conceived gives birth to sin. No, kapag pinagbuntis na yan, manganganak ng kasalanan yung desire mo. And sin, when it's fully grown, pag lumaki na, brings forth death. Pag lumaki na yung kasalanan, magiging kamatayan. No? So yun, nakalungkot. Kaya nandito nga tayo, mga Krisyano, paalalahanan. Pero hindi natin intensyon maging kontrabida. Kahit tayo nga mismo, nagkakasala rin. Ayun. So, kayo, as we end, para sa inyo, ano ang kasalanan? Bakit hindi dapat siya, bakit kailangan na sundin ng Diyos na huwag magkasala? Diba? Bakit kailangan na, sino magbibenepisyo nito? Anong pinaka-main purpose? Ba't kailangan natin maging sanctified? Maging holy, maging set apart para sa Panginoon. Anybody? Yeah, isa-isa. Take home, take away. Talk about original sin or personal sin. Anything na ano yung gusto mong i-share. Start tayo sa inyo, Tita Pep, Sister Pep. Wala na. Sister Pep, kayo na po magsimula. Ano yung pastor tanong? Anong tanong? Malisa ka. Perspective do sa kasalanan, sa original sin, sa personal sin, bakit kailangan na sundin natin ang Panginoon, na huwag magkasala, na mabuhay tayo in holiness, no? Bakit kailangan? Kasi yung pastor ang inutos niya eh. Mhm. Mm-hmm. Sino magbe-benefit po noon? Tayo, siyempre. So, kasi we should also set example sa ating mga anak kailangan. Kasi mga anak natin nakatingala sa atin. Kaya dapat maging maingat tayo sa ating mga actuations. Yeah, lalo-lalo na bukod sa mga anak natin, yung mga taong hindi pa naniniwala sa Diyos. Kasi ang best representative talaga ng Diyos tayo eh. Yeah. Kaya may naniniwala sa Diyos dahil nakikita nila sa buhay natin. Kaya rin, may mga hindi naniniwala sa Diyos kasi nakikita rin nila sa buhay natin. Tama. So, how about the others? Yeah, magandang sinayari ni Sister Pepot. How about the others? Tayo po kasi we represent Christ po kasi. Mm-hmm. So, we have to live as Christ. Mm-hmm. So we should be holy. So kaya po na yung Nazarene is holiness, ano po ba? Kasi yun po yung sabi ng Panginoon eh, do not sin. Mm-hmm. Yeah. So yun po yung para sa inyo po, gaano kaimportante na kumbaga, kasi sabi natin, parang tao lang naman ako, napakahirap na mabuhay ng ano mo yun. Kasi sabi nga sa kanta eh, sapagkat ako'y tao lamang, di ba?
kumbaga, na nadadarang at natutukso din. Ganun. Siya pa din yun, di ba? So, ang bakit gaano po ka-importante na gayahin si Jesus bilang role model? Kasi siya nagawa niya eh. He lived the whole life. Diba? Kasi po, ano nga ba yung tanong? Gaano ka-importante na kailangan nating gayahin si Jesus to live a holy life? Kasi po, responsibility natin ang sarili natin. Mm-hmm. When God created us, binigyan na tayo ng responsibility. Responsibility natin, not to anyone, not to anybody, but to ourselves. Mm-hmm. So, ang kaya yung ginawa ni Jesus na rule, God love God above all, and then love your neighbor as like yourself. So, mm-hmm. Kung sinasabi niya yon, responsibility mo yon sa sarili mo. Mm-hmm. So, yung kung responsible ka sa sarili mo, hindi ka, kung ayaw mo ng consequence, kasi kumbaga, pag may ginawa ka, babalik sa'yo. Kasi mm-hmm. ikaw rin yung nabebe, ikaw yung final benefits ng gagawin mo eh. Mm-hmm. Yeah. So yun yung ano nun. Mm-hmm. Walang iikutan nyo kundi ikaw rin. Yep. Well, responsibility mo yung kasalanan talaga. Diba? So, how about you, Sister Minnie? Ikaw? I think, yung it boils down to our relationship with God kasi God is holy. Dapat maging holy din tayo kasi I mean and he created us in his image and likeness mm-hmm. and sin doesn't represent himself mm-hmm. and in having a personal relationship with Jesus Christ yung sin is a hindrance for us to develop a personal relationship sa kanya. So it's very important that we acknowledge that there is sin so that we can acknowledge na may Savior mm-hmm. na maglilinis sa atin at mag-purify sa atin. Actually, maganda kasi He's the only way. Oh. He's the only way. Hindi mag-i-relationship relationship mo sa kanya kung meron kang tinatago pa rin kasalanan. Maganda yung sinabi mo, no? Kasi diba? Hindi mo ma-appreciate yung nagbayad ng utang kung hindi mo na-acknowledge na may utang ka. Oo. Oh, so, di ba? Halimbawa, si Sister Pepot, halimbawa, may utang siya na $100. Tapos binayaran ni Sister Lenlen. Tapos sinasabi ni Sister LV, "Oy, Sister Pepot, bayaran mo na yung $100 na utang mo." Sasabi ni Sister Pepot, "Wala naman akong utang." Di ba? Wala naman akong inuutang sa'yo. Pero ba, meron talaga. Tapos ang ginawa ni Sister Lenlen, binayaran niya. O, Sister LV, ito na yung 100 para wala ng gulo. Sister LV, tahimik na siya kasi nabayaran na siya. Baka masaya na siya. Pero, itong si Sister Lenlen, hindi nagte-thank you. Ay, itong si Sister Pepot, hindi nagte-thank you kay Sister Lenlen. Kasi nga, feeling niya, wala naman siyang kasi utang. Kasi nga, yun talaga. So, hindi, imposible niya ma-appreciate yung ginawang kabutihan ni Sister Lenlen. Kasi nga, nasa isip niya, wala siyang utang. Same thing sa mga unbeliever. They don't know na hindi may kasalanan sila. Kaya they don't know that they have a need for God. So, that they have to be holy. Yeah. That there is a standard. Kaya importante maintindihan natin yung kasalanan na not necessarily idukduk sa mukha ng mga tao na oy makasalanan ka hindi para let the Holy Spirit ano convict them. So, pag walang conviction walang heart, change of heart walang change mm-hmm. lives di ba so bali wala di ba pwede mm-hmm. kasi maging showmanship ano parang ano yun showmanship lang di ba na parang punta ka sa ospital lakad ka ng paluhod eh, lahat yun para sa show. Pero ang true repentance kasi alam mo may kasalanan ka. Diba? Go ahead, Sister Elvie. Diba, tama po yung sinabi niyo. Yung minsan po kasi, when we see, pag meron po tayong nakikita, we easily judge po, diba? Mm-hmm. But, ano, madali po tayong makakita ng mali. Mm-hmm. So yun po yung ano doon. Pero if we really love Jesus, bilang Kristiyano po tayo, so we should not be. Mm-hmm. But we can always pray na, kasi hindi pa po tapos ang Panginoon eh. Mm-hmm. So the Lord is not yet
finish with them kahit po sa atin. We also tend to sin. Hindi po tayo perfect. Mm-hmm. So, but we know that we have Jesus na alam po natin na siya po yung namatay para sa atin, sa ating mga kasalanan. Mm-hmm. Yun po yung ano doon. No? I agree with you, Sir Elvin. No? Huwag natin gayahin yung, ano, yung panganay na anak doon sa prodigal son na parang yeah. Kasalanan naman yan. Eh. Parang gano'n kung makatok-tok tayo. Mm-hmm. Diba? Kumbaga, yakapin natin lahat na makasalanan. Mm-hmm. Kasi makasalanan din naman tayo. Let the Holy Spirit convict them. Kasi pagka dinok-dok-tok natin na sa mukha nila, ikaw talaga makasalanan ka. Ganyan-ganyan. Hindi ka na nagtanda. Landi-landi mo. Kumbaga, pag sinabi sa kanila, alam na nga nila yon, nilalagyan pa natin ng ano ng isugat nila, lalo natin pinapalala. Diba? Tapos ang feeling nila, ikaw ang linis-linis, ikaw silang baba-baba. In fact, hindi ganun. Mga dapat allow the Holy Spirit to convict them para may change of hearts. Diba? Pag tayo, wala eh. Nakakairita lang tayo pagka tayo yung nagko-condemn. Diba? So hindi dapat natin ginagawa yan. Ang trabaho natin, yakapin lahat ng tao. Diba? So, how about you, Tita Fe? Any takeaway? Tita Fe? Baka na sa telepono. Wala po ata si Tita Fe. Okay. So, makapagsalita na ba lahat? Ayan. Yeah. So, yun. Yeah, I think that's it. Recap lang. Dalawang klase ng kasalanan. Original sin. Kay Adam at kay Eve. Original sin. Yung personal sin, yung mga binanggit natin kanina. No? May mga personal sins na matindi. May mga personal sins na mababa lang naman. Pero lahat yun, sabi natin kasalanan at hindi nagko-qualify doon sa holiness ng Panginoon. Sinasabi rin natin na tayo, mabuti, pinagpala, pinatawad. Pero wag naman tayo na kumbaga sasampal natin sa mukha ng iba na ikaw, makasalanan ka, tumanggap ka sa punta ka sa impyerno. Pa, go ahead pa, tita. Ngayon lang umubra itong cellphone ko, tumigas, hindi ako okay lang po. Ano, Pastor, alam kong nobody can enter heaven with amen. Those sins that have been enumerated doon sa scriptures natin. So, and it's also the command of God to be like Him because He is holy. Mm-hmm. So, sabing ganyan, if you love me, you obey my commandments. Amen. So, in other words, if we don't obey Him, we don't love Him. Mm-hmm. And so, because we love Him, we obey. And we do try our best to be just like what He expects us to be. Mm-hmm. Amen, amen. Parang ni-recap. Ayan. Sayang, hindi mo nakita, Tita Faye, yung junior mo nung Sunday. Sino yun? Sino yun, Pastor? Watch siya. Si Pastor Akled. Parang parehas kayong tono magsalita. Parehas. Nakinig naman ako, Pastor. Abo. Nakinig ako. Oo. Parang nakita namin si ano eh, si Tita Fe doon sa Pastor. Apo. Hindi pa niyo ako narinig na preach kasi. Apo, eh nga po ang hinihintay namin, kailangan schedule kayo. Kaya nahihiya ako, Pastor, eh, kasi that's the gift that God has given, no? Hindi ba binibigyan tayong lahat ng gifts? Lahat tayo binigyan ng Diyos ng gifts. Amen. Tapos, isa lang ang source, isa lang ang giver, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit distributes the gifts according to what is needed by every person. But the same, sabing ganyan, the same Spirit, but iba-iba ang ang operation ng gift. Mm-hmm. For example, halimbawa, the gift of healing. Mm-hmm. Just like Paul and the others, kahit na yung shadow lang nila, yung kamay nila itaas nila, the sick recovers. Yes. The sick gets healed. Mm-hmm. Meron namang iba that they have to lay their hands. They observe that if the effect, the result is much better
when they lay their hands rather than just say something without making any gesture or laying their hands on the sick. So iba-iba but the same gift. Iba-iba lang ang ministration. Yeah. We cannot wait na pagbalik niya tita. Schedulean kita. Kailangan madinig natin si Tita Fe. Ayan. Mother's Day. Sa Mother's Day. ako atang nag-freeze. Yeah, nag-freeze ako. Tayong dalawa. Yeah. Pastor? I'm back. Do you get my point? Opo, I get your point. Sabi ko nga kanina. Alam, kaya, Pastor, kung minsan, lalo na kung nakikita ko yung dyan sa congregation ay tumatawa, mamamatay sa pagtatawa, na ano ako eh, yung, but I do understand na hindi nila masyadong naintindihan ang operation ng gifts of the Holy Spirit. Mm-hmm. So, na-understand ko rin sila. I don't hate them, I don't get angry. But amen. Yung ano katulad yung anak nyo or anybody else, it can be, let's say, one gift, one kind of gift. Like, say, for example, I gave the gift of healing, pero iba-iba ang operation sa bawat individual. What's going on in here? Mm-hmm. Maybe Jesus was just helping me. For example, the gift of preaching, Pastor. Kayo, mayroon kayong style, mayroon kayong, yung personality mo, preaching, you know. Then, another person, another preacher, mag-preach siya. Iba rin yung kanyang way. Yeah. Because the gift is, yung iba-ibang ministration ng gift. Mm-hmm. Na parehong kind type of gift. Nakuha mo yung point ko, Pastor. Opo. I can't wait, Tita, na ma-schedule kayo at maganda. Hindi, wag yan. Matanda na ako, Pastor. Ibigay doon sa mga bata pa. Sunday, si Pastor Christina mag-preach. Oo. Yung mga bata pa, they need to practice. Because as the time goes on, when they practice, di ba ang kasabihan, practice makes perfect? Mm-hmm. Yeah. They need to practice until maging perfect yung gift of preaching nila. Amen. Sa Sunday po, si Pastor Tin magbe-preach. She'll be talking about Lazarus. Mm-hmm. Lazarus, come out. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Sige po, manalangin po tayo. Sige po, ano po yan, tita? Nakinig ako, Pastor, last Sunday. I don't miss the our Sunday service. Atin yun eh. Amen, amen. Pag natapos ang pandemic, tita, balik na tayo sa normal. Yes, praise the Lord. And we don't know when, Pastor, di ba? Yep. Only God knows. Mm-hmm. Tita Fe, kindly lead us sa ano? Sa, okay. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus Christ. Praising and thanking you, Lord, for this wonderful time together, discussing your word and being blessed by it, O Lord, through the Holy Spirit of God. We thank you, Lord God, because what we heard tonight contributes to our spiritual growth. And we continue to grow, Lord God, through your Holy Spirit. We thank you for taking us into higher depths, into higher heights and deeper depths through your word. We thank you for what the Holy Spirit does in us, O God. Thank you for making us mature as we trust in you, Lord God. We depend on you, Lord, for protection and wisdom, even in the midst of pandemic. We know that we will be able to get out of this cocoon of pandemic 19, Lord, of coronavirus 19. And because you, everything is in your control, we trust you and we believe, Lord, that you will have victory for us over this pandemic.
We thank you. We praise you. We bless your name. Amen. We thank you for your presence tonight. We thank you for laying your hands, so to speak, O Lord, on Amen. Every one of us and making yes. us, filling Amen. Us with the joy of the Lord in our hearts. Amen. Bless us tonight, O God, as we disperse from this meeting and study with your Amen. Precious blessings of love, joy, and peace and harmony and unity. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. 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 Ay, puno ba tayo mag-selfie? Mag-selfie tayo. I-open nyo lang sandali yung camera nyo. Tapos kukunan pa ng picture. Selfie. Ano ba yun? Start video ba yun? Apo, start video lang. Tita Faye, start video po. On nyo yung video. Anong ibig sabihin, Pastor? Para makita po kayo. Ayan. I see. Si Sister Faye. Sister Faye, nasarado po yung ano niya. Ayan. Asan na si Sister Faye? Nawala. Ala, nawala. Nawala si Sister Faye. Ayan. So, sige, sige. Napindot niya ata yung... Ayun, dapat pala walang ano, ilaw. Okay, smile. One, two, three, smile. Dali lang. Alright. There you go. Ayan. Nawala tuloy si Sister Faye. Ayan, ito si Sister Pepot. Ulitin natin. Dali ha. Ulitin natin Sister Pepot. Ayan na. Ayan. Dali. Galing. Okay. One, two, three, smile. There you go. Bye. God bless you. God bless. See you tomorrow. Kung available kayo, merong prayer breakfast sa office. Kung available kayo, punta lang kayo doon. May trabaho. Bye. Bye. Good night. Good night.